gusto po kayo, bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. Basahin po natin at minsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe, samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, 8 ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo na umakyat sa langit at ngayon nakaluklok sa kanan ng Diyos. Nagahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Kwaresma ay itinalaga noong nagsisimula pa lang ang simbahan. Ang maraming binibinyaga noon ay mga matatanda na. Kailangan muna sila ihanda upang lalong malaman nila ang pananampalataya at makapagsisi sila sa mga kasalanan at magbagong buhay. Binibinyagan sila sa gabi ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya ang 40 days ng Kwaresma ay panahon ng paghahanda para sa binyag. Sa ating panahon ngayon at sa atin na nabinyagan na, itong 40 days na ito ay panahon ng mas patatagin ang commitment na tinanggap natin nung tayo bininyagan. Pero may kaugnayan ang Kwaresma sa binyag. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Kahit na sa mga taong nauna pa sa atin. Si Jesus na walang kasalanan ay namatay para sa mga pakasalanan. Siya na matuwid ay namatay para sa mga masama upang dalhin tayo sa Diyos. Niligtas niya kahit na ang mga taong noong unang panahon, panahon pa ni Noe, nauna pa sa kanya. Si Noe at ang kanyang pamilya, 8 tao silang lahat, ay naligtas sa baha sa pamamagitan ng isang malaking barko, isang daong na ginawa nila. Ang baha nung panahon ni Noe ay sagisag ng tubig na lumilinis sa atin sa kasamaan. Yan ay yung tubig ng binyag. Ang kaligtasan ay sinasagisag ng pag-ahon nila sa tubig at pag-ahon natin sa tubig ng binyag. Dahil sa pag-ahon ni Jesus sa kamatayan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Sumasama din tayo sa pag-ahon ni Jesus sa kamatayan. Umahon din tayo sa kasamaan, sa kasalanan noong tayo binyagan. Maganda ang simbolo ng pag-ahon. Pag-ahon sa tubig, tayo ay naging malinis. Pag-ahon ni Jesus sa kamatayan, natalo na ang kasamaan. Sana tayo ay makaahon din sa mga kasalanan at mga bisyo na pumipigil sa atin. Iwaksin na natin ang mga ito. Tayong nabinyagan ay hindi lang napatawad sa kasalanan na ginawa natin noon. Binibigyan tayo ng lakas na makaahon sa kasamaan na gumagapos sa atin ngayon.
Iyan yung mga lakas ng Espiritu na walang iba kundi ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus na sumasa atin dahil sa binyag. Isipin na lang natin, ang kapangyarihan na nagpalaya kay Jesus sa kamatayan ay siyang kapangyarihan na kumikilos din sa atin ngayon. Kaya hindi tayo magagapos ng kasamaan kung ayaw natin ito. Yung mga bihag ng kasalanan ngayon ay yun lang ang nagpapatali dito o nagpapasilo sa bitag ng kasamaan. Iwasan natin at lumaya tayo sa kasamaan. Kaya natin ito sa tulong ng Espiritu Santo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.